So yung mga business, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Kabusiness Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga kabusiness, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po. Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW. Kumusta po kayo? Sa ating pong mga ka-business, maraming salamat po sa patuloy na suporta kay Taong Gala at patuloy na suporta kay Papa Dean's at kay Ka-Business Official. Sa araw na ito mga kaibigan, medyo nakakalungkot ang tema ng ating reaksyon. Kaya lang napareaksyon po ako sapagkat halos madurog ang aking puso sa kwentong ito nung makita ko itong eksena ng isang pamilya na pinuntahan ni Papa Dean's. Anong naramdaman mo noong April nung nalaman mo yun na ganun pala ang nangyari? Akala kasi nga hindi ko siya mahalo. Na parang ano lang, binili lang ni mama mo nga yung tatay mo para siya nga ay magkaanak. Anong naramdaman mo noong? Masakit po para sa akin kasi parang kasi po, tuwing narinig ko sa school, asan papa mo? Wala po mapakilala. Nakakasakit sa puso at damdamin mga kaibigan itong ganitong senaryo. Akalain mo, ang kwento ng isang nanay na nagpumilit na bumili. Sabi niya, bumili siya ng isang pag-ibig sa isang lalaki para lang magkaroon siya ng anak. Sa layunin na nais niyang mabawi ang kanyang asawa dahil ito ay napunta sa ibang babae. Sobrang nakakasakit ng puso ano po, dahil kumbaga itinaya ni nanay ang kanyang dangalan para lang magkaroon ng pagkakataon na mabawi at maisalba ang pagmamahal na inilaan niya sa tunay niyang asawa. Pero katulad niya ng sinasabi, ang mali ay mali. At ngayon ay pinagdudusahan, nararamdaman ng bunga ng maling ito. Iyan po ay si April. Kaya mamawi kay mama. Kasi po, parang kung sakaling makapagtapos po, alam ko yung pag-asa niya. Ang pinakamaganda lang dito mga kaibigan, sa kabila ng lahat, habang ito'y si April ay eto na nga, nagdadalaga at nag-aaral, andyan yung kanyang desire na bumawi sa kanyang mama. Kumbaga, siya ang nakalaang magtama ng maling nagawa ng kanyang ina. At ang bukod tanging pag-asa lang na kanilang kakapitan ay ang pag-aaral. Batid natin mga kaibigan na ang edukasyon ay isa sa pinakamalagang aspeto at gabay natin para mapaunlad ang ating buhay. Ako lang po yung pag nakapitapos po ko, makaawan po kami sa kahirapan. Tapos gusto ko po na ano, yung kung sakali po makapagtapos ako, gusto ko po na mapagmalaki yun. Kung ating matitingnan mga kaibigan, ang pananaw ni April ay gusto niyang makapagtapos. Una, maisasalba ang kanilang pamilya. Pangalawa, yan lang ang bukod tanging maipagmamalaki niya. Kumbaga, kapag nakapagtapos siya ay mabubura ang lahat ng mga masalimuot na pangyayari sa buhay nila at taas noon nilang sasabihin, eto nga, tapos na po ako. Pero isa sa malaking katanungan, sa sitwasyon nilang ito ay kumbaga malaking question mark. Paano? Una, ang kanilang kinikita ay hindi sapat para pantustos ng kanilang panggastos sa edukasyon. Alam naman natin, batid natin, napakahirap magpaaral sapagkat napakamahal ng tuition fee. Pangalawa, halos yung kinikita nila, maaaring sapat lang sa kinakain nila. Ang good thing lamang dito, pinakamagandang bagay na dumating sa buhay nila sapagkat dumating itong si Papa Dean's. Ano bang pangarap mo? Teacher po. Teacher? Opo. Na ano ako mga kapapi, naiiyak ako sa ano. Dito mga kaibigan, habang ini-interview ni Papa Dean's, mapapansin natin, tumutulo o naiiyak na rin si Papa Dean's. Nararamdaman niya
yung nararamdaman ni April at ng kanyang nanay? Sitwasyon ng bata. Brenyo, bata pa lang eh, ganun na nangyari sa kanya. Pero alam mo, napakabait ng Panginoong Diyos. No? Kasi pinakilala niya kayo sa amin. Ayun, gusto mo pa mag-aral? Opo. Magka-college ka na. Opo. Diba? O sige, ganito. Kompleto pa yung mga requirements mo? Opo. Sige, tutulungan kita sa pag-aaral, ha? Yun! Salamat po. Maraming salamat po. Alam niyo po mga kaibigan, yun sinasabing swerte. Natagpuan sila ni Papa Dins. Pero itong kwentong ito ay isang halimbawa lang, rason kung bakit kailangan natin suportahan si Papa Dins. Alam niyo kung bakit mga kaibigan? Kung ating titingnan maigi sa lahat ng mga nakasubaybay sa programang ginagawa ni Papa Dins, pinapahalaga niya ang edukasyon. Halos lahat ng kanyang mga nakikilala at nakakasagupa sa daan, edukasyon ang sinisentro niya. Mayroon siyang mga ibinibigay na mga bigas, groceries. Pero ang kagandahan dito, mayroon siyang long-term program na gustong ibigay sa taong tinutulungan niya. Edukasyon. Pangalawa, mayroon siyang pabahay. Ito ang pinakamahalagang rason kung bakit kailangan natin suportahan si Papa Dins. Sana nga lamang ang suportang ibinibigay natin kay Ka-Business Official, ibigay din natin ng buo kay Papa Dins. Isipin nyo kung ang isang Papa Dins TV ay magkaroon ng pagkakataon na lumaki ang channel. Maging katulad ni Ka-Business. Anong serbisyo ang maibibigay niya sa mga tao at sino ang mga taong bibigyan pa niya? Magandang halimbawa ito sapagkat isang inspirasyon na pinaghuhugutan ni Papa Dins ay ang kanyang ama. Nasusundan niya yung mga ginagawa ni Ka-Business. Yun nga lang mga kaibigan, ano po, nakikita naman natin medyo malayo ang agwat pagdating sa kanyang followers. Pero at least kahit papano ay umuusad ng umuusad. Maraming salamat Papa Dins. Maraming salamat sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa pamilya ni April. Ang ganitong klaseng kwento ay isang inspirasyon na magkapagbibigay ng isang malaking inspirasyon sa mga taong manunood at magpapatunay na minsan hindi hadlang ang kahirapan para maabot ang tagumpay. Tunay nga, kung magpapatuloy at magsusumikap ka lang, hindi man ikaw mismo ang makakaabot ng iyong pangarap, pero may taong darating na ibibigay ang Diyos para masumpungan at maibigay ang pangarap na iyong ninanais. Swerte at natagpuan sila ng isang Papa Dins. Maraming maraming salamat Papa Dins sa inspirasyon ito. Kaya po mga kaibigan, sana po ako po'y nakikiusap sa lahat ng mga manunood. Sa simpleng pamamaraan na huwag nating i-skip ang ads, nakakatulong na po tayo para kay Papa Dins at kay Ka-Business. Sa simpleng pamamaraan na i-share natin ang kanilang mga video, nakakatulong po tayo. At higit sa lahat, sama-sama tayong magdasal. Na sana, kahit man lang, 200,000 followers ni Papa Dins makuha ngayon. Malaking tulong ngayon. Una, para mas higit siyang magkaroon ng motibasyon na patuloy na maghanap ng matutulungan. Saludo ako Papa Dins. Thank you so much sa videong ito at lalong nabuhay ang aking damdamin na patuloy pa rin umalalay sa tapo. Ako po muli si Taong Gala mga kaibigan. Sana po na-inspire tayo sa kwento ni Papa Dins. At kung bago ka lang sa ating tahanan, bago tayo magtapos, hilingin ko sana mga kaibigan, huwag natin kaligtaan. I-follow Papa Dins TV, Ka-Business Official at ang Ka-Business Family. Ang tatlong channel na yan, ang laging umaalalay at umaagapay sa larangan ng pagtulong. At huwag po ninyong kalimutan ang inyong abang lingkod, Taong Gala. Maraming maraming salamat po sa ating mga Ka-Business Official, sa ating mga kasama ng Papa Dins TV,
na sumusuporta kay Taong Galat nagtitiwala. Ngayon po ay palaki na rin po tayong pamilya. Hanggang sa muli po mga kaibigan, paalam pansamantala.